Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell love. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed?
my love, my life. Dan
at huwag na magulungan tayo sa panunuan at panunutan, hindi na nalangin niya sa panunuan. At huwag na magulungan sa panunutan, ginawa mo ang mapapalitan ng saya. At huwag na mga tatay, na ay sa kanya ng pagkakasalaman sa atang mga biyaya ng kasiyahan. Ang aking ibig,
minamahal namin.
afternoon, everyone. Yes, visitors, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Today is the most awaited moment for everybody, especially for dear friends who's now celebrating the most important event in their lives as husband and wife. This is quite a very important event, and they are very much honored for your presence. By the way, I'm here from my love, you who's a totally atmosphere for and memorable occasions. I am very sure that everybody is excited to witness how they unite and cherish love. Well, ladies and gentlemen, let me present to you our brothers and friends, and let's start with our very beautiful Nino and Nina. Ang nagpapalit mga Nino at taga-ganda mga Nina. Sweet.
Suburan. Let us give her a big round of applause. Moment, guidance, and blessings. So, would like to call on one of the secondary sponsors from Ninang, no other than Mrs. Maria Susana De Vera, to lead a prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Lord, maraming salamat po sa inyo sa hapong ito, sa pagbibigay niyo po ng isang napakagandang special na okasyon para sa aming pamangkin at aming inaanak. Lord, sana po dalangin po namin na ang mag-asawang ito, bigyan niyo po sila ng pagmamahalan, pagkakaisa, pag-uunawaan sa kanilang bagong buhay na pinasok bilang mag-asawa. At nawa po, Lord, gabayan niyo din po ang aming buong pamilya na batin niyo po, Lord, na sa oras pong ito, masaya po kami pero wala po ang aming nanay. Kaya Lord, sa oras pong ito, tinatas at tinadalangin po namin ang aming nanay na nasa ospital ngayon. Nawa po, hipuin niyo po siya mula ulo hanggang sa kanyang talampakan upang ang kagalingan po ay mapasa kanya sa oras na ito, bagamat hindi po namin siya kasama. Lord, sa inyo po kami umaasa, nagtitiwala, na nananalig na hindi niyo po pababayaan ang aming nanay. At sa oras din po ito, tinataas at dinadalangin po namin na nawa po matapos po namin ng masaya ang okasyon na ito. At nawa po gabayan niyo po lahat ang aming mga bisita, ang lahat po ng mga narito, ang aming mga kamag-anak, kaibigan, ang aming mga buong pamilya, Lord. At nalutigit, Lord, paulit-ulit po ang aking samot na langin sa inyo para po sa aking nanay, sa aming pong nanay, na wala po siya ngayon dito. At nawa po sa hapong ito, kayo po ang gumabay at pumatubay sa amin hanggang sa matapos ang okasyon ito. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming samot na langin sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Alright, maraming salamat po. Ang ating isa sa napakagandang ninang walang iba kundi si Mrs. Maria Susana De Vera. Now, ladies and gentlemen, you may now occupy your seats.
Thank you so much. Maraming salamat po. To request the parents of our bride and our groom to give a special message for everybody. Nanay Felicidad Javier, you are requested to please be here in front, and may we request a special message for everybody. Gayun din po kaya Tatay Jose. Alright? Si Nanay po muna. Nay, ano po masasabi nyo na ang lahat ng inyong mga kinuhang kumares, compadres, and most especially po ang ating mga bisita, panauhin na naririto, ay tunay na nakikiisa sa diwa ng kasalang Levi and Lori. Ayan, ano po ang ating mahalagang mensahe, mga po? Ang masasabi ko lang po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa ganitong okasyon na binigay sa aking mga anak. Hindi ko po alam na ganito karami ang nagmamahal sa amin. Kasi magtutuusin naman po, hindi naman po kami talagang taal na taga rito. Sa Bulacan po kami na, ay sa Laguna po kami nakatira at doon po nagsilaki ang mga anak ko. Pero hindi ko alam na napakarami pa lang nagmamahal sa amin. Mga kamag-anak namin, sa parte ng asawa ko, maraming salamat sa inyo. Sa parte ng sa partido ko, mga kaibigan ko, maraming salamat sa inyong pagdalo. At maraming salamat sa Panginoon, at dalangin ko lang na mga anak, nawa ay maging sentro ng buhay nyo at maging nasa kalagitnaan nyo lagi ang Panginoon. At sa pamamagitan nun, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan at magiging maganda ang inyong pamumuhay. Alright, palakpakan po natin ang kanyang napakagandang mensahe para po sa ating lahat. Ang magandang ina po ng ating napakagandang bride, walang iba kundi si Mrs. Felicidad Javier. At kayo naman po, ang gwapong-gwapong tatay. Tay, ano po yung masasabi nyo para po sa ating lahat ngayong hapon? Nasabi na ako lahat ng aking commander eh. Wala na akong masasabi. Pwede ho bang pakiulit yung sinabi? Natandaan nyo ho ba? Maraming salamat sa oras at panahon na nag-loob niyo sa amin sa oras na ito. At maganda ang panahon. At ang aming mga kumare at kumpare ay nandito lahat. At talaga po naman, ako po ay lubos na nasisiyahan sa dami ng aming palang mga kaibigan at nagmamahal sa amin. Ang totoo po eh, talagang iba po pagka babae talagang hindi pala ko pinamamanik nung namamanik eh, naiyak na ako nun eh, ngayon pang ikinasal na, kaya sa ngayon Levi, alam pa ako masasabi sa iyo, talagang aking malungkot dahil tatlong buntong po namin kasama ng aking misis to. Ang misis ko eh, nung pinamanikan, hindi umiyak. Bato ako eh, iyak ako nang iyak. At hindi po ako nakapagsalita kahit isang salita. Dahil hindi ko alam kung ano patutunguhan ng aking pinamamahal. Bulso ko dito eh, kaya medyo marikman nung dalawa. Talagang love ni tatay. At maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga pumunta. At kami pong buong pamilya ay labis na nasisiyahan. Na yung pong aking mga kamag-anak na matagal kong di nakita, meron tayo sa Rafael, sa Roque, sa El Deponso. Nung po sila yung aking pinag-detect, sa awa po ng Diyos, nakikita ko po yung iba dyan. At maraming salamat po sa ating Panginoon. At lang po, at maraming salamat sa inyo lahat. Alright, tingnan nyo naman, Mr. Jose Javier. Talaga naman po meron tayong nasabi, di ba? Yan po yung mga tinutulak na mensahe mula po sa ating puso. At sabi nyo po kanina, hindi nyo alam po ano ang kahinatnan ng kanilang relasyon. Ang lahat po talaga ay nakikipagsapalaran. Kayo po ang magsisilbing gabay, kayong mga magulang magsisilbing gabay ng inyong mga anak. Sampu po ng ating mga kasamang ninong at ninang natatayo bilang pangalawang
mga magulang ng ating bagong kasal. At syempre, para kung narinig po natin ang napakahalagang mensahe ng very supportive and very loving parents of our very beautiful bride. Now, let's hear a very wonderful message. And this message is coming from our very cool, beautiful sister, alright? Ng ating pong guwapong-guwapong groom na si Mr. Levy. And let's start with Mrs. Susel. Alright, Mrs. Susel, what? Kulang ng aming kapatid. Ang ipinapangako ko lang po sa lahat na mabait po yung kapatid ko at mamahalin niya po habang buhay ang mapapangasawa niyang si Lori. Yun lang po, salamat. Lori, thank you. Tapos, samahan nawa ng Panginoon ang inyong pagsasama. Salamat po sa lahat. Alright, maraming salamat, Miss Suzette. Maraming salamat. At ngayon naman, re-request natin na isasayaw ng gwapong-gwapong ama ang kanyang napakagandang anak na bagong kasal. Alright? Ang babaeng ikinasal. Alright? At ang kanyang napakagandang ate, Ate Suzette, ang isasayaw naman ang kanyang gwapong-gwapong kapatid na si Mr. Levy. Music maestro. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. Lead me, you make me hope again.
Never knew
kung saan katugon ito ang ating kaliwang dibdib at ito ang pupuno ng inyong pagmamahal. Anyway, kaya ba? Alright, kaya, kaya, kaya? Kaya. Kaya, kaya. Alright. Pagsalabi na tayo, dapat it's a long, long, long kiss. Can you please do that? The 10 second long kiss. Alright, kaya yan. Alright. Okay, pwede na tayo mag-start. Una sa noo. Bilang ako 1, 2, 3. Naka-post muna. Parang nadidikit ng rugby, ganon. Alright. Roll. Mr. Levy, sa forehead muna tayo ng iyong napakagandang asawa. Go! One. Tengok na. Dapat na naka. Yun talagang medyo may diin lang ng bahagya. One, two, three, then remove. One, two, three, then remove. One, then. Tagal lang ang bagya. Gagalit na sa akin, baka sampalin ako. Then, joke. Siyempre, mahal mo talaga si Lori, di ba? Kaya gagawin mo ang lahat. Go! One, two, three, sa nose. One, two, three, sa baba. One, two, three, sa kabilang pisngi. One, two, and three, other side. One, two, and three. At eto na, the most awaited kiss. The long 10-second kiss. Come on! Kayo ay legally married na. How will you show the affection that you really love each other kung hindi natin kayang ipakita sa lahat ng naririto ngayon? Kung sila nga, oh, lahat sila nag-effort. Nagpatahi ng gown, talaga namang nagpa-parlor para maging maganda ang okasyong ito. Diba? Dahil binigyan nila ng importansya. Ngayon naman, papadaman nyo naman sa ating mga ninong at ninang, gayon din sa lahat ng taong naririto, ang inyong tunay at wagas na pagmamahalan. Okay, Mr. Levy, tumuran, go! Go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0! Once again, let us give them a big round of applause! Mr. Groom, ano ba ang lasa ng napakatagal na halik sa iyong napakagandang asawa? Lasa? Chocolate. Alright, lasang chocolates na may asin. Alright, syempre, hindi daw mabubuo or mababalangkas ang ganda ng samahan bilang mag-asawa ng walang salty, sour, spicy. There's a lot of different taste buds na nakahalo sa ating relasyon for you to be or to have a very good taste. Alright, once again, congratulations to both of you and best wishes. More kids to come. And always put God in the center of your life as husband and wife. And now, we will proceed. Alright, hindi pa man po natatapos ang ating programa. Of course, we would like to thank the Sitio Antonio Waveful Resort para po sa ating napakagandang venue na kung saan ay pinagdarausan ng napakahalagang okasyon ni na Mr. Levy and Mrs. Lori. And of course, thank you so much sa ating on the day event coordinator, Love Momentous Events. Thank you so much. Maraming salamat po for the assistance, for the accommodations po para sa ating mga guests. At syempre pa para sa ating masarap na pagkain, maraming salamat Lucy and Vic Catering Services. Gayun din sa kanilang masisipag na staff. Maraming salamat po Lucy and Vic Catering Services. At syempre, maraming salamat po sa ating napakagandang mobile. Of course, thank you so much, JCS Mobile. Maraming salamat. Gayun din sa ating official photo and video coverage, The Boys Zone, located at Baliwag, Balikan. Maraming salamat. And of course, to our photo booth, thank you so much. It's still open for everybody. Maraming salamat. Photo niya. Alright? Now, let us proceed to our cutting of the cake. When there's no more hope is left in me,
can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. No air left to breathe. I'm
drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I... Una-una sa lahat, thank you kay Lord kasi hindi ko naman pinangarap to, pero natupad. Kumbaga, para sa akin perfect na, na makasama ka, na, na hindi ko naman hiniling, pero binigay niya sa akin yung isang tulad mo na, na hindi ako, alam ko na hindi ako iiwan, hindi ako sasaktan, dahil sa pagiging mag-novia at mag-novia natin ay marami na tayong mga memories na pinagdaanan. Meron din naman mga away-away, tampuhan, pero na pagtatagumpayan natin yun. Kaya heto tayo ngayon at nawa, marami pang taon yung dumating po sa atin. At syempre po, especially po sa mga bisita po namin. Maraming salamat po sa lahat po na nagpunta. Kahit po sa side ng puso ko ay medyo sad ako kasi wala po yung lola ko. Kumbaga, siya rin po yung dahilan kung bakit hindi na nandito kami ni Levi, na gusto niya makita yung perfect moment namin. Pero I hope po na gumaling na po siya. Kasi talagang binibigyan na po lang talaga umiyak po. Kasi, pero may iyak na ako kasi tapos na. Ilang di ka man nakarating sa wedding ko. Kaya ako pumunta kita mamaya para naman makita mo kami ni Levi. Mahal na mahal ka namin. Eh na, alam ko lahat may purpose yung kaya kung ba't nangyayari to. Meron mang sad, eto masaya naman kahit meron mga problema. At sa lahat po ng pumunta, maraming salamat po. Hindi po namin inakala ni Levi na marami po palang nagmamahal sa amin dalawa. Thank you po at naging saksi po kayo sa pagiging Mr. and Mrs. Tuboran po natin. Mrs. T na lang kasi pag Tuboran parang ay ayoko. Joke! Hindi, love na love ko to. Ang message ko lang sa'yo, mahal na mahal kita, alam mo yan. Maraming beses ko nang sinasabi sa'yo, hindi man... At basta alam mo naman yun eh, kaya mo ako pinakasalan eh. Wala ka nang nahanap na tulad ko. Ako lang, nag-iisa lang ako. Thank you, salamat, and love you so much. Alright, nakaka-touch naman ang message ng ating napakagandang bride na si Mrs. Lori. Mrs. Lori, can I ask you this question? Alright, matanong ko lang sa'yo. Ano ba sa'yo ang salitang pangako? Ano ang salitang pangako ngayong higit na kailangan pinangahawakan natin yan? Dahil this is actually the lifetime commitment. Marriage is a lifetime commitment. So, ano yung pinatawag na pangako para sa'yo? Siguro sa akin, ang salitang pangako ay napakahalaga. Kasi doon tayo humuhugot ng inspirasyon natin. Pag sinabing pangako, marami kang ma-express na salita doon eh. Katulad ng pangako namin ni Levi na eto, natupad na hindi kami mag-iwalay hanggang dulo. Yun po yung pangako para sa akin. Walang iwanan kahit kailan. Yun ang pangako ko sa'yo. Thank you sa lahat. Wow naman! So sweet! Talagang ang salitang pangako, dapat ang pangahawakan natin di lamang sa salita, bagkus sa gawa.
Alright, they're very well set. Ngayon naman, tatanungin natin ang ating Ginoo. Ginoo, alright. Mr. Groom, napakahusay, sumayaw talaga namang kinabog ko sa galing ng pagsasayaw. Galing-galing niya. Alright, Mr. Levy, ano ba ang kasal sa'yo? Ano ang salitang kasal? At dalawa yung tanong eh, no? Mabigat, ano? Dalawa yung tanong. Alright, una, ano yung salitang kasal? Pangalawa, bakit si Lori ang pinakasalan mo? Una ko sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At nakikita ko naman na parang nakaraos naman ang lahat. Tsaka, pangalawa, salamat po sa lahat ng mga bisitang dumating namin, especially sa mga ninong-ninong namin. Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po kaya no, kay Inang. Yun nga, sabi ko yung lulay. Parehas lang po kami ng nararamdaman ni Lolay pagdating kay Inang. Mahal na mahal po namin siya. Kaya nga nagbabala kami kanina, pagkatapos sana ng event dito, ang bala ko sana namin, eh, dumiretso na po sana sa hospital kung saan po nakontain si Inang para naman kahit paano makita lang po kami kung masinayan man lang na nakagawon at nakatuksido ako. Yun lang at ito lang masasabi ko sa Pamilya Fuentes, Pierre, wag ko kayong mag-alala. Itong pamangkin nyo, mamahalin ko po, higit pa sa inaakala nyo. Sana bigyan nyo ako ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Wag ko kayong mag-alala. Sa loob ho ng pagkakakilala namin ni Lori, inabuto kami ng 7 years siguro. Masasabi ko sigurong, kumbaga, hindi man namin, kumbaga, nasa umpisa pa lang kami, pinapanalangin ko na sana, anuman ang mga problema dumating sa buhay namin, malagpasan ho namin, manalig lang po kami sa Diyos. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa amin ni Lori. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. At yun ang sasabihin ko. Ang isang kasal ay, para sa akin, ang isang kasal, sagradong salita po yan. Ang kasal na tinatawag, yan yung hindi kayang bayaran ng material na bagay. Tsaka habang buhay po, saan man po tayo mapatpat, kung ano man ako ano sa atin, wala pong expiration lang. Pagmamahalan po. Yan lang po. Very well said, candidate number one. Anyway, ang ganda-ganda ng sinagot mo. Lifetime commitment, hindi kayang bayaran ng salapi. Alright, ang isang kasal. Ito pa yung isang tanong. Diba, nasagot mo na yung napakagandang, isang napakalaking check ang napala mo. Maraming star ang itatatako sa'yo mamaya dahil ang ganda-ganda na sagot mo, Mr. Levy. Yung next question natin, bakit ba sa dami-dami ng babae na nakakasalamuhan natin, ano ang kakaiba at bakit si Mrs. Lori ang napili mong pakasalan na makakasama mo for the rest of your life? No matter what, siya talaga ang iyong Mrs. May kwento ko lang. Minsan na rin kasi akong nadapa sa buhay o nadapa sa pag-ibig. Nung mga panahon na bigong-bigo ako, nanalangin ako sa Diyos na ang sabi ko, Diyos ko,
bigyan niyo ko ako ng girlfriend o taong maintindihan ako, yung hindi ako iiwan at hindi ako sasaktan. Yun, sawa naman ng Diyos. Ito nga, si Lori binigay sa akin. Dati pa, kahit ganitong itsura ko, eh, crush na ako nito. Eh, gusto mong makipagkita sa akin ito dati. Kaso lang, sabi ko naman sa kanya, eh, wag muna, lalo na't hindi mo pa ako nakikilala. Lagi kong pinipigilan to. Hindi naman sa ano, pero yan pa ang katotohanan. Hanggang sa na-realize ko nga na, ayun, habang tumatagal, sawa naman ng Diyos. Nag-aaway kami minsan, pero nagpapati naman. LDR pa kami na ito. Sa Laguna siya, tapos Cavite naman ako. Inabot kami ng 7 years at sawa ng Diyos ito. Nagpasya namin magpakasal kasi kumbaga kahit papano nakilala naman namin yung isa't isa. Tsaka mahal ho namin ang isa't isa. Yan po eh hindi lukuhan o hindi bulahan. Yan po ay nanggagaling dito. Dito. Yan lang. Lai, mahal na mahal kita. Ano man ang mayari. Hindi man sa salita, umasa kang pati sa gawain gagawin ko. Wow! At kung sa gawa ay gagawin mo, sa'yo nagmula ang isang kataga na gagawin mo para ipakita, ipadama, iparamdam sa kanya ang tunay at wagas mong nararamdaman para sa iyong napakagandang misis na si Mrs. Lori. Alright, can we please stand up? Alright? Can you please can we request a very, very tight hug each other? Alright? Then, kikis tayo ng super kiss! Alright! Then we will kiss. Come on! Alright, bilang tayo again. Para talaga namang kailangan tayo para sinasalubong natin ang ating samahan bilang mag-asawa ng talaga namang super tamis ang ating mga labi. And now, count again. 1, 2, 3. Then, connect each other. Pag tapos na yung bilang ko hanggang 0, and that is the time for you to remove your lips. Come on! 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.